Yeah. Actually, boss ninyo, hindi rin kayo naiintindihan. You and me against the world nga, no? Hindi, kasi ano po yun? Ano yan, emotional yan, belonging. We all need a family. We all need a sense of belongingness. At saka, uy, alam ko na yan eh. Alam ko na yan. Sa totoo nga lang, alam ko na yan eh. Ang daling research yan eh. Biglang, alam niyo na yan eh. Diba, alam niyo na po yan. Alam niyo na lahat yan. Pero ang ganda kapag naranasan ko yung ganun. Kasi parang meron nangyayari sa being mo, sa mental at emotional. Pero ano po yun, tingnan po ninyo yan. Kasi in terms of motivation din po, gusto ko yung grupo na yan. Gusto ko yung community na yan. Diba? We want a community that will affirm your gifts, diba? That will affirm your being beloved of God. Pero meron din namang pagkakataon na ang tawag ay just stay put, kahit pa hindi ka nila naiintindihan, kasi merong isang, ano yan, mamaya sa BEC, yung prophetic mission. Ikaw ba yung sa grupo mo, lagi ka na lang na parang may naiisip ka na hindi nila naiisip, okay lang po yun. Pero kung ikaw lagi yung kontrabida, tingnan mo rin po. Pero yan po ay sa mental, sa emotional. Ngayon, yung ating pong tinitingnan dito sa seminar na ito is yung pong, kung kayo po ay nandiyan sa physical, emotional, mental, we want to reach the spiritual level where the look, that's why look at Jesus, that you are penetrated at that core of your being. Hindi naman po yan compartmentalized. Ikaw ay emotional, mental, physical, spiritual. And hopefully lang po, pag naabot na yung spiritual self mo, doon naman gagaling ang movement. Hindi lang po sa physical need, hindi lang sa emotional need, hindi lang sa o kung spiritual need, pero ang spiritual naman po is manifested through the mental, emotional, and physical. O, ano po ba yun? Tingnan po niyo yung sarili ninyo ngayon. With what you are doing, with how you want to serve and be with the poor, ano ba yung motivation natin? Human motivation naman po, wala namang 100% na pure motivation, even entering the convent, entering the seminary. Ano ba yung motivation or working at NASA or being a catechist? Sabi nga po ni Bishop Sokman sa kanyang mga Eucharistic ministers, bakit ba kayo nagsisiksikan niyan sa altar? Kasi masarap yata din sa altar. Ayan, ginawa niya tuloy, yung Eucharistic ministers niya, after 3 years, magkatikista muna kayo. Para iba naman, para magkaiblaki dyan. Para magpagsunod kayo. Di po ba? Napansin niyo ba sa simbahan kung minsan hindi ka makapasok? Sila lang lagi. Bata pa ako, sila na yung bumabasa. Hanggang ngayon, sila pa rin. Diba? Yung ano ng formation of leaders. Sorry ho, napansin nyo, sabi nga ni Monsignor Jerry, parang kayo din yung nasa isang meeting, ano? Tingin ko mag-a-apra kayo bukas kasi may isang meeting ba? Okay lang naman po yun, pero yung punto po is, would you pass it on? Would you allow others? Hindi lang po tayo. Meron niyang ano eh, meron ako yung kaibigan na ano, may matanda kasi doon. Ano niya, may kumuha ng certificate, sabi niya. Ano certificate niya? Naghingi ng certificate sa presidential ng Children of Mary. Matanda na po siya, kailangan yung certificate. President po siya ng Children of Mary. Hindi po ba? Kasi mayroon po sa pinalitan. Buhat po naging presidency siya. Hindi po ba? Sa family din po na, natatawa kayo, di po ba nangyayari yan sa atin? Sa ating opisina, sa ating community. Tapos nagre-reklamo ka, bakit palagi na lang ako? Di ba ako gusto ko ikaw? Hindi ba? Bakit palagi ako? Paano ayaw mong turuan yung iba? Paano ayaw mong turuan yung iba? Natetreten tayo na it will not be done the way we do it. Of course, the others are not our clones. No?
ano po ito? Ito po ay napaka-importante sa isang multiplier effect na result na gusto natin. Kayo po ay leaders. Meron na po bang sumunod sa inyo? O kayo pa rin? Eh, uugot-ugot na kayo. Kayo pa rin. Yung gano'n. Di ba yung successful ng ating ministry is when there are people following us. When they can tell us, we don't need you anymore. Huwag po kayo masasaktan doon. Kahit yung mga anak po nyo, pag sinabi na ano na nila, kaya na nila, nandiyan lang kayo. Pero, ano po yun? Success po yun na hindi na kayo kailangan ng anak nyo? Except for money, no? Di ba gawin po? Tingnan po natin yun. And even nga sa mga seminaries, sa ating convents, I think we are mature seminarians, sisters. Hindi naman sinabi ng Diyos na lahat ng gagawin mo ay kailangan. Yung pagsunod, our obedience is obedience to the Holy Spirit who speaks through our superior and through us. Yun po. And it is our duty also, kayo po na mga nasa workers, katekista, may inspirasyon po kayo na hamunin din ang bawat isa, ang nasa administration, para paano ba natin itataas ang antas. So, ito po yun. Kung titingnan ninyo, the Spirit of God should touch that spirit. The spiritual, emotional, mental, physical, at bababa po uli. Wala naman po. It para nga yung path making, we continue to be purified. Okay? So, yan po yung look of Jesus. And that's how we are called to look at others too. When you look at the person, di ba? He looked at Peter, and Peter wept. Because Peter realized that he needed forgiveness, at the same time, he felt the look of compassion and mercy and forgiveness. Yun po ba yung binibigay natin? At yun po yung kailangan natin ngayong year of the poor. And so, we walk them to God and then we do things for them in faith. Hindi lang po yung gagawin natin talaga lang sa kanila. Kung ano kami po sa summer kasi we often receive, lalo na pag typhoon, eh mga nagpapadala and most of the time pag gano'n, kami po nagsosort out. Nalulungkot ako kasi parang yung binibigay nila, yung nila ginagamit, yung basura pa. Minsan, hindi po ako naman nagreklamo. Everything is welcome po. Nagagamit naman po namin. Pero parang, para mahihini, tinatanong po nila, ba't ba yung aso buto ang pinakain? Nadilig niyo na ba yung tanong na yun? Kasi paano hindi nyo pinapakain ng laman? Buto lang kasi yung binibigay nyo eh. Kumakain din po sila ng laman. Kaya buto lang po kasi yung binibigay nyo eh. Gano'n lang po yun. Yun lang po yung ibig sabihin nun. Kung magbibigay kayo, you may say it. Yung kung nanay ko, lagi din sinasabi, pag kayo nagbigay, yung pinakamaganda. Siyempre, nung high school ako, pinamigay ko yung bago kong uniform. Nakagalitan lang po ako. Nakagalitan lang po naman ako. Bakit ko daw pinamigay? Eh sabi ko, sumusunod lang naman ako sa'yo. And kapag po nagsimula, actually physical yun. And I think po, that's why when God asked me to offer, to call me, I think po, to offer yourself. Kasi nagsimula po sa maliliit na bagay. Pag kaya mong ibigay ang bago mong uniform and other things, pag tinawag ka na sarili mo na, kaya mo. Yun na yun. Pero kung yun lang, isang mong biscuit hindi mo maibigay, eh, ano po yun? Medyo may problema po yun. At nangyayari naman po yun, lumalabas na po yun, pamatanda na eh. Nakita lang mo ba kayo matanda na maraming tinatago. Pero may matanda din ang bigay lang ng bigay. So, tingnan po natin yun. So, yun po, isang pag-intindi sa sarili. So, pero meron pong isang psychologist na Filipino psychologist and anthropologist, si Dr. Cobar, na meron siyang isang concept ng Filipino. At tingin ko po, gusto ko rin ito. Filipino psychology, I like very much po. He was my professor before. Matanda na po siya ngayon.
Sabi niya kasi, kung sa Western thought po, ang compartmentalized, may physical, may mental, may emotional, may spiritual, sabi niya, ang Filipino personality po, at tayo daw yun sa kanyang pag-aaral, ako din po, isa po ito sa ginawa ko din sa thesis ko, ang pagkatao. Meron pong, nakita ko po na ang Pilipino tayo, hindi po tayo compartmentalized, eh, parang banga daw tayo. May bibig, may gitna, may lalim, sama-sama daw po lahat sa isang banga. And doon po sa ano ko, tingin ko, kasi di ba tayo, one room affair tayo eh. Yung isang room, nandun yung kitchen, nandun yung sala, nandun yung bedroom, nandun lahat. Tayo daw po yun, kaya mas malalim, mas mayaman ang tingin po namin sa ang mga sa psikolohiyang Pilipino. Malalim tayo, hindi lang tayo yung eto, ngayon nagtatrabaho ako, ngayon nagre-relax ako, ngayon nagdadasal ako, hindi po tayo ganun. Tayo, ang lahat ng kilos natin, kung titingnan po natin ang pagkataong Pilipino, ay ganun po tayo. Kahit na nagtatrabaho ka, di ba tayo yung kumakain habang nagtatrabaho, yun naman po. Yun naman po yung ating, sama-sama, hindi mo alam kung nagtatrabaho ba siya, kumakain ba siya, nagkagwento ba siya, nagtatelepono lang ba siya, nagtatrabaho ba talaga siya dito, nagtatrabaho niya dito, ano ba job description niya dito? Kasi nga po, we do things at the same time. Di po ba sa, kapag po, yung po mga iba, yung mga, kung sa, iba mo yung mga Western, ano, patrabaho sila. Pagkakos yung trabaho, ino na sila ng day, nag-relax na sila. Tayo hindi. Bit-bit pa natin yung trabaho natin kasi magtatrabaho pa ako tonight. Pero wala naman natatapos. Kasama po ako doon. Kaya kapag po yung mojo sa aking pagtulog kasi babasahin ko pa. Nasa ilalim. Diba sabi niya, no, ni Pope Francis, eh, we have to sleep si St. Joseph po, kailangan panitinipan natin. Pero yan po, so tingnan po ninyo ang pakiyan. Okay. Parang kung yan po natin, ano natin doon sa Western, meron tayong kagustuhan, may damdamin tayo, sa gitna may panindigan tayo sa kilos, kailangan natin magtaya ng buhay, at sa pinakailalim natin, ay nalang ng Espiritu na nauugat ang Panginoon. Kapag po na-experience natin ang look at Jesus, the gaze of Jesus, dapat po nakaugat na tayo doon. And nirecognize na po yan natin na tayo, kahapon, yung talk ni Father Oj, di ba, symbolic yun, pero sana hindi yun lang. Pag bumagyo, dala natin yung mga imahe natin. Pero sana hindi lang yun, hindi humihinto sa imahen. Yung imahen na yun ay pumasok na sa ating puso na kaugat. Kapag kahit wala yung imahen, nasa puso na natin. Kuminsan kasi humahawak tayo lang. Kailangan na yung sagrado nandyan. Pero parang pag wala yun, parang pag inalod ng bahayo, ano nang nangyari sa atin? E napatunayan po yan ng taga-Tacloban, Leyte, na wala lahat, pero hawak pa rin nila ang pananampalataya. Diba, Daniel, you come out during your most inconvenient and trying moment. Kung isa na lang po, diba yung may mga, ba nun, alam ko may Marde na RGS, yung time na maaanod na yung malulunod na lulubog na yung barko, Doña Paz, they decided to give up their, yung kanilang, oo, doon sa ano, sila na yung mamamatay. Napaka-importante po nun, the real you comes out during the most inconvenient moment. Makikita lang din po niya yun sa pagkain, eh, di ba? Kapag dalawa na lang yung isda, anong gagawin? Kukuhanin mo na yung isa kasi baka maubusan kayo. Di po ba? Ano po yun eh? Ang pasensya na po kayo sa sasabihin ko, pero ang attitude daw po ng tao, nakikilala sa attitude niya sa pagkain at sa pera. Kung paano daw po siya sa pagkain, sa pera, lumalabas daw, makikita daw po niya yung ugali ng tao. Pag yung tao po, eh, gusto niya kuhanin lahat yung pagkain, o sa pera, iniipon lang niya, hindi naman po masamang mag-ipon.
Pero makikita daw po ninyo, one of our sisters, they heard, said that to me, you will see people's attitude, yung nasa loob niya with their attitude towards money and food. I don't know po, but I think to some extent, there is some truth to that. So yan po, yung sinabi ni Dr. Tobar, adaptation ko po ito, hindi makapagaling si Dr. Tobar, pero something like this po, nakalagay po dyan, inadapt ko lang po.